Hello, Mang KSFT. Today is Friday, February 12, 2021, and Happy Chinese New Year! Nasawi ang isang 64 years old na ginang sa Bais Negros Oriental matapos salpukin ng isang truck ang bahay kung saan nagpapakain siya ng alagang baboy. Nawalan daw ng preno ang sasakyan kaya sumalpok sa biktimang si Milagros Cuevas na agad na namatay kasama ng kanyang alagang baboy. Tumakas naman ang driver ng truck at kasalukuyan pa rin pinaghahanap ng mga otoridad. Pumanaw naman sa edad na 73 si Brother Eli Soriano, ang pinuno ng religious group na Dating Daan. Sa social media, kinumpirma ng Dating Daan ang pagpanaw ng kanilang pinuno. Sinigurado naman ang grupo na magpapatuloy pa rin ang mga programa at proyektong nasimulan ni Brother Eli. Ngayong araw, pinayagan ng IATF o ng Interagency Task Force Against COVID-19 ng 50% capacity mula sa dating 30% para sa mga religious gatherings sa mga lugar na nasa GCQ o General Community Quarantine katulad ng Metro Manila. Bukod dito, pinayagan na rin mag-operate ang mga sinehan, parks at iba pa mga leisure areas. Paalala pong muli, bukas na ang voter registration at pwede po kayong mag-register kahit Sabado. I-download lamang ang form sa Comelec website at ipasa ang application mula Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Ipapagawang maingay na motor na uwi sa pamamaril ng isang kapitbahay na naperwisyo raw dahil sa ingay nito. Patay ang isa sa dalawang biktima at ang suspect na tumakas, sumuko. Nico Wahe has more. Masaya pang bumiyahe si Ricky Di Matulak kasama ang kanyang mga kapwa rider nitong linggo sa Clark, Pampanga. Ito na pala ang huling biyahe niya. Si Ricky patay matapos pagbabarilin itong Miyerkules ng kanyang kapitbahay sa Las Piñas na si Ernesto Francisco o kilala bilang Mang Boy, 71 taong gulang. Ang dahilan, naingayan sa motorsiklo. Kwento ng kaibigan ni Ricky na si Dominic, dumaan daw siya sa tapat ng bahay ni Mang Boy kasama ang kanyang anak sakay ng kanyang motorsiklo. May tumatawag paglingon ko, "Oy, nagsisigaw doon." Yun nga yung gunman na yan. So nagsisigaw, "Halika rito, halika rito." Tinatawag ako. Ako yung tinatawag. Kasi ako yung may dala ng motor na maingay. Nakapay. Dumiretso daw si Dominic sa bahay ni Ricky. Sabi ko, "Kuya Ricky, parang galit yata si Mang Boy, tinatawag ako. Parang naiingayan po yata sa pipe ko." Sinabi niya sa akin, in-advise siya na ako na, "Mag-sorry ka lang kasi sabihin mo, pasensya na." Yun ang in-advise niya sa akin. Pero tila mas tumaas daw ang tensyon pagbalik niya kay Mang Boy para humingi ng pasensya. Eh, talaga nakaabang siya, nakapamewang. Bungad pa lang sa akin, ganyan kaming minan. Kaya nagbumura siya. Sabi niya, "Mang Boy, pasensya na po." Sabi kong ganun. Sabi niya, "Wala akong pakialam sa inyo, wala akong pakialam sa Matulak na yan." Ganyan. Tapos binatukan ako. Bumalik daw siya kay Ricky para sabihin ang nangyari. Sabi ni kay Ricky, "Tara, kakausapin ko." Sabi niya, kinuha niya yung isang motor. Kinuha niya yung isang motor niya. Tapos, pumunta kaming tatlo. Anak ko, ako, ang kasbay anak ko. Tapos siya. Pagdating sa bahay ni Mang Boy, dito na raw mas tila galit ang suspect. Sabi ni kay Ricky, "Bakit mo naman sinaktan si Dominic? Ganun-ganun. Emergency lang to." Sabi niya, "Ganyan, tinawagan ko siya. Napakaliit na bagay lang to. Wala akong pakialam sa inyo, ganto-ganto." Tapos kinuha niya yung baril niya, ayaw paawat dun sa, may umawat na isang babae sa kanya. May baril na pala siya, nagulat kami. Yun na yun. Tapos una, naputukan ako, pak, dalawang putok yata yung narinig ko from sa akin. Tapos buti nakaiwas ako sa isa dahil yung anak ko parang may gumanon daw sa tenga niya rin ng isang bala. Kaya pasalamat ako, sir, na yung anak ko ligtas po. Nakatakbo po yung anak ko. Nung nakita ko nang nakaano yung anak ko, parang napaganon ako, tinamaan ako sa tagiliran. Tama sa dibdib at siyan naman ang ikinamatay ni Ricky. Tapos noon, nung time na yun, kinuntirian naman niya si Kuya Ricky. Binaril, pinagbabaril niyang ganun. Gumanon si Kuya Ricky. Tapos inaawad niya si Mang Boy, dalawang ano. But parang ganito, humantong sa ganito, ganyan. Tapos pinagbabaril niya na. Agad daw tumakas ang suspect sakay ng kanyang SUV. Ernesto Francisco ay binaharap ng tanin kasalang pagpatay at pamamaril. Ito ay nagkaroon ng panahimik. Malamang ang iyong sasabihin, maaaring pagpapabor. Wala ba sa iyo? Pero kagabi, sumuko rin si Mang Boy.
kahapon ng umaga, nag-jump off yung ating tracker team, yung ating follow-up team. At hanggang sa umabot tayo dito sa probinsya ng Cavite. At yun nga, mag-alas 6 na ng hapon noong nagpakita itong ating suspect. Agad dinala sa Las Piñas Police Station si Mang Boy para i-inquest. Sinamahan niya rin ang mga polis Las Piñas para hanapin ang baril na ginamit niya sa krimen. Yung baril kasi na ginamit niya is hindi natin nakuha kasi nung tinanong natin, sabi niya itinapon niya. Sa kasagsagan raw ng pagtakas ni Mang Boy noong Miyerkules ay huminto siya rito sa bakanting lote na ito sa Imus, Cavite para itapon yung baril na ginamit niya sa pamaril. Ngayon ay pinaghahanap na ito ng mga polis. Sigurado kang ano ah, dito mo ibinato? Oo, oh, saan tumigil. Tumigil ka ba rito? Hindi, tumigil. Tuloy-tuloy ang takbo ko. Nag-minor ka lang. Matakbo ngayon ano lang. Matakbo ko ngayon. Binuksan ko yung bintana. Inihagis mo? Ang pamilya ni Ricky, hindi lubos akalain na magagawa ito ng kapitbahay. Tinanggalan niya ng ama ang anak ko. Tinanggalan niya ng responsabing asawa. Na siya lang ang sandigan namin mga ina. Na talagang nakasandal kami sa kanya, nakadepende kami sa kanya. Na pagkatapos nito hindi ko alam kung paano ulit at ako mag-uumpisa. Pasensya na sa nangyari. Yan na lang masasabi ko. Kasi hindi ko naman gusto mangyari. Hindi na dapat umabot sa dahas ang mga hindi pagkakaunawaan, lalo na ng mga magkakapitbahay. Kailanman, dapat isaalang-alang na may buhay na pwedeng mawala kapag init ng ulo ang inuna. Ako si Nico Wahe. I stand for truth. Pilipinas, ha? Nandyan na ang bakuna! Huwag namang sana ngayon pa tayo magkaka-coffee. Saka kayo, Boracay! Meron na sa Boracay! Saka huwag na kayo maingit. Pumunta na kayo mga kritiko ko dito sa Boracay. Today's the last day na pala. Ano bang sinasabi ko? Wala na po. Panalo na tayo. We beat the UP prediction po. We beat it. So congratulations, Philippines. Pero sir, yung bang pag-ikot-ikot mo na yan, hindi ba siya sir parang flaunting the IATF rules? Hindi po, because I'm in always in 100% compliance with all the rules. Joseph Morong. Sir, good morning. Yes, good morning. Relax. Pero alam mo kasi, Joseph, kaya napakahirap nitong trabaho natin. Kinakailangan natin to be very careful with how we report kasi kita mo naman kung paano nagre-react ang publiko. But yes, I take your word for it. I'm more relaxed now. Now on our hot seat, mga ka-SFT, we have the no less than presidential spokesperson Harry Roque, controversial, pinag-uusapan, tampulan ng mga memes. Sometimes meron din siyang sarili mga memes, but most importantly, and that is why nasa hot seat siya ngayon, he is the presidential spokesperson, tagapagsalita ng pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan, si Presidente Duterte. But is he becoming as controversial as the person he represents? Kung hey, Pak Choi, and it's a pleasure to be here, Joseph. First off, general question. From the comments that we get, is it hard to defend the president? Presidente, parang once a week lang presidente. Hindi po totoo yan. No? Very busy po ang schedule ni presidente at as much as possible, pinakakita naman po natin yung mga activities niya. No? Pero, importante kasi na magkaroon siya ng talk to the people dahil limitado nga po yung interaction niya with the media. No? Sir, pagka nagpe-press con tayo, almost immediately, in most of the instances, nagte-trend ka sa Twitter because of your trip to Boracay. Kalokohan po yun. I was exposed after I came back from the Visayas. No? Mm. At alam mo po, marami dyan talaga, mga haters. No? Wala naman akong pakialam sa kanila. No? Medyo prior to the Boracay trip, remember yung sa Subic mo and then nakaunang ka pa ng video sa Baguio na nagbibideo ka. Parang ang sinasabi ng mga tao, parang nakakasar naman na happy-happy lang si Spokes. Eh kami dito, hindi kami pwedeng lumabas. Parang flaunting the IATF rules. I never flaunt the rules. It's always in compliance. Yung sa Baguio po, well, that's MGCQ po. At whatever I do is for a reason. And I always lending hand, kumbaga. I was invited precisely to stimulate tourism. Sir, may mga statements regarding sa mga vaccination plans, no? Yung walang pilian, walang pilitan, walang pilian. Pero sir, parang yung PSG naunan na. Ilagay kasi sa tamang konteksto. Hmm. Yung wala talaga pilian o walang pilitan, kaya po yan sa ating mamamayan
na bibigyan ng libreng bakuna. Yung PSG, hindi naman po galing yan sa pondo ng taong bayan. No? So, hindi po yan kasama doon sa konteksto na walang pilian, walang pilitan. Sir, I've talked to some of the sources. I'm sure kilala mo rin sila. Sabi nila, hindi pa naman daw natuturukan si Presidente. Are they lying or are they not lying na hindi pa natuturukan si Presidente? Wala po akong impormasyon dyan dahil nakikita ko lang naman si Presidente once or twice a week. Whether or not the person has been vaccinated, yan po ay between the person and his physician. Ang sinasabi nila, bakit ba parang puro tayo Sinovac, Sinovac? Parang we like it more than the other vaccine? Hindi po. In fact, ang inaasahan natin ay darating nga po yung Pfizer at AstraZeneca galing sa COVAX facility. Ang sinasabi lang natin is reality. Ang maunang darating siguro po dahil ito po ay nakaukit na ang petsa sa 23 ng buwan ito ay ang Sinovac. Both of us are aware that the President keeps a very, very tight circle. Let's put it this way. From the very first time that I was a spokesperson, I tried to be as scientific and as systematic as possible. So in that sense, wala pong nabago. Pero ngayon po, nalimitahan po tayo na access sa kay Presidente dahil sa pandemya. Sir, remember several years ago, I was at your house, that house, no? And I think I interviewed you sa Maguindanao Massacre, tungkol sa Maguindanao Massacre. And then I don't know if you remember, you asked me, should I go into politics? Parang Congress pa yung initial na target mo noon. And I said, wag, kasi mawawalan kami ng source na professor at saka expert on the law at kakainin ka ng politics. But here you are, speaking for President Duterte. Sir, what happened there? Well, what happened was I made the right move. Compared to sa mga panahon na professor ako at aktivista na nasa kalye, nagdesisyon ako na gabitin natin yung mga institusyon gaya ng Kongreso. So sa akin, kahit anong mangyari, pag tinawag na tayo ni San Pedro, sasabihin ko lang kay San Pedro, naging mas epektibo po akong itaguyod at rapat-rapat taong mabuhay. Are you still in touch with your former UP colleagues? Number one, I don't teach in UP anymore, so hindi naman kami nakikita. Pero sa totoo lang, alam mong College of Law, yan yung pinaka-konservatibo. So hindi sila yung problema ko. Problema ko talaga, yung mga kasama ko sa kalsada. Yeah, hindi na ako in touch sa kanila. Sir, yung UPDND Accord na issue, I think that's a perfect parang test for you. Because on the one hand, kalahati ka, UP ka, di ba? And then kalahati, you're defending the administration. I wouldn't say it's a test kasi hindi naman in-order ni Presidente yan. And I only speak for the President. No? I don't speak for the DND. I'm still UP all the way. No? Medyo you lost your cool dun sa isang interview. Do you hate women journalists? Bakit po hindi magawa yung mass testing? I understand there is global shortage. Mali kasi yung term na ginamit mo kaya tuloy nagkagulo sa Twitter. Ikaw lang naman ang naglabas ng report na ganyan. I have to say that and get it out of my system. No. I do not hate women journalists. In fact, it took me a while, no, to decide to actually call out Pinky Webb for it, no? Because it was so unfair a question. How do you feel about personal attacks? I don't care for them. I don't read them. Bahala sila sa mga buhay nila. Tanong ng bayan, yung questions ng public. Are you ready? No. Ito galing kay Hedrick Alcantara. Despite UNICEF's urge to prioritize children in every government, children in the Philippines are not one of the priorities of getting the vaccine. When does the government plan to roll out vaccine for children? On the contrary, we are not giving the vaccines to children because we're giving them utmost priority. Until we are certain that the vaccines are safe to be given to the children, we will not give it to them. Galing kay Fritz Vinils, kailan po ulit ang next nating tantrums, attorney? Ay, hindi naman po nakaschedule yan. Sir, ito, Lance Del Remedios. You discouraged the people to vote for Duterte in the presidential elections, even called him a self-professed murderer. What made you change your mind and work for him despite things that you've said? I have never claimed that I supported President in the election. Ako lang siguro ang neophyte congressman na binigyan ng ganyang support ng Presidente. Malinaw sa akin na may paninindigan naman para sa bayan yung ating Presidente. Sir, naka-red ka, Chinese New Year, pero ang tanong, siguro Adrian Lozada to, saan kayo sa 14? Sa bahay, kasi naka-quarantine pa rin. Yun lang. Okay, so sir, I think that's it. I'd like to thank you for your time. Ang presidential spokesperson, as you know, ang nagsisilbing kulay
ng media sa pagitan ng publiko at saka ng mga namumuno sa ating bansa. Some are saying mukaka ng administration, the third administration. Happy New Year again. And see you Monday. And thank you very much, Joseph. At asahan nyo naman po, no? I do things for a reason. At ang aking pag-ipagtagpagsalita ay dahil po naniniwala ako sa karapatan ng taong bayan na makakalap ng informasyon sa mga bagay-bagay na makakaapekto sa kanila. So that's it mga ka-Stand for Truth. You've heard Presidential Spokesperson Harry Roque sa ating hot seat. You can comment below kung ano yung reaction nyo dun sa interview. And if you have suggestions kung sino yung gusto nyong isunod na isa lang sa ating hot seat dito sa Stand for Truth. Bukod sa Chinese New Year, malapit na rin syempre ang araw ng mga puso o Valentine's Day. Isa ba kayo sa mga nasa LDR o lockdown relationship ngayong pandemya? At dahil nga may pandemic, todo effort ang mga magsing-irog para mapaghandaan ang sorpresa para sa kanilang mga minamahal. Here's Cheo Mancinas. LDR sa panahon ng pandemya. Ang dating long-distance relationship, napalitan na ng lockdown relationship. Isa ka ba sa umibig at nakatagpo ng true love? Sa gitna ng krisis, love is in the air pa rin. At sa kabila ng mga quarantine measures, ang ilang lovebirds, tuloy pa rin ang Valentine's Day. Mga ka-SFT, ready na ba kayo for Valentine's Day? Kasi si Mylene, ready na siya. At ngayon nga sasamahan natin siya para bigyan nga ng sorpresa ang kanyang boyfriend na si DJ. Tara, samahan niyo kami. Si Mylene, ikinuwento sa akin kung paano nagsimula ang kanilang teenage love story. 1 year and 9 months na po kami ni DJ. Then, nagkakalala po kami kasi po, same po kami ng school na pinasukan po dati. Then, nakilala ko po siya kasi po, acquaintance party, then siya po yung nag-handle nun. President po siya nung club na nag-handle dun. Tapos, ayun nga po, hanggang sa nagka-chat po kami, nakilala ko po siya. Bukod sa nalalapit na ang araw ng mga puso, birthday rin ni DJ noong February 9. Kaya nais na Mylene na bumawi sa mga efforts nito sa kanya, lalo na noong kanyang debut. Si DJ po, sobrang effort po niya to the point na ano, tinulungan niya po talaga ako kasi sabi niya po, hindi be, pangarap mo yan, ituloy natin yan. Parang isa yan sa pinaka-memorable na mangyayari sa buhay mo. So, ayun po, nag-effort po siya, nag-ipon po talaga siya para maidagdag po. Actually nga po, yung gown po na sinuot ko yon, na sinuot ko nung araw na yon, binili niya po yon. Pero, ang bawat relasyon, sinusubok. So, Mylene, ano yung sa tingin mo pinaka-naging malaking challenges na pinagdaanan nyo dun sa samahan nyo ni DJ? Yung judgment po ng ibang tao since yung physical niya nga po, ganun po yung pangangatawan niya. Or siguro, iba po yung tingin ng tao sa kanya, iba din po yung tingin ng tao sa akin. So parang ano po, ang hirap po na ano, parang si Mylene, si DJ, ano, magkakaroon ng relasyon. Parang ano po, hindi sila bagay. Parang ganun po yung ano, ganun po yung naging tingin po ng tao sa amin. Nasubok din ang samahan ni Mylene at DJ during the pandemic dahil naranasan nilang ma-LDR o lockdown relationship. Ang mahirap po talaga actually kasi po dati po yung routine ko po bahay, school and dun po sa bahay po nila lagi napunta po ako dun. Then nung pandemic po as in yung routine na yon, nag-iba po talaga siya na call na lang po, video calls, na ano po, parang hindi po talaga maganda or naging mahirap po talaga para sa amin. Ngayong pandemya, tila may mga bagay na nahihirapan silang ipaalam sa isa't isa, mga pangyayaring hindi inaasahan. Habang bumababa ng sasakyan si Mylene, ramdam ko ang saya. Gayun din ang kaba habang papalapit na sa bahay ng kasintahan. Kinakabahan ako kasi last time na nakita ko siya, December pa. Then, aalis na rin kasi siya kaya ginawa ko to. Good afternoon, ma. Si DJ po.
June 2, 2020, si DJ na maalam na pala. Diabetes ang kinamatay niya. Biglaan niya eh kasi hindi namin alam na meron na pala, matagal na pala siya yung ganun kasi athletic siya eh. Nung dinala ko dun sa ospital, sobrang na palang taas yung diabetes, nagiging 475. Tapos tumaas na rin yung ano niya, yung urine, high blood, lahat naghalo-halo na parang complicated na yung ano niya, nararamdaman niya. Tila mapagbirong araw ang tadhana para kay Maylin dahil ilang araw lang bago mawala si DJ, nagkita pa sila. Nung time po na yon, ano po namin eh, mansari po namin actually. 21st mansari po namin noon. Then pupuntahan ko po talaga siya. Kasi isusurprise ko po siya na ano, parang ito be, nakabiyahe na naman ako, mapupuntahan na naman kita, ganun po. Nung tumawag ako sa kanya, sabi ko, Nak, May, wala na si DJ. Kasi yung nang napapunta si May, sabi niya, Ma, sabi mo kay DJ, intayin ako. Iyak na nang iyak na si May. Sabi ko, Nak, wala na talaga si DJ. Wala na si DJ. Bilang huling pamamaalam sa kasintahan, siya na rin ang nag-ayos ng damit na susuotin nito. Yun po yung parang pinaka-formal niyang damit. Hindi ko po akalain na parang ako po yung mag-aayos ng damit. Isusuot niya po sa huling ano niya, na sa burol niya, ganun po. Heartbroken man si Maylin sa nangyari kay DJ, wala raw masasakit pa sa isang ina na iniwan ang kanyang nag-iisang anak. Sinasabi na lumating sa point na sinasabi na niya sa akin, Mama, hindi ko na kaya. Siyempre, bilang nanay, makikita mo gano'n yung anak mo. Sobrang pinipilit ko lang na maging matapang. Sabi niya, Ma, hindi ko na kaya. Sabi ko, na kayanin mo kasi tayo na lang dalawa. Isa raw sa pinakamahirap na pagdaanan ngayong pandemya ang mamaalam sa taong mahalaga sa atin. Dahil sa pandemic period, nawala yung ritual natin ng paglalamay eh. Diba? Yun yung time na doon tayo nakakakuha ng social support, doon tayo nakakakuha ng added prayers from others, pero ito yung nawala. Humanap sila ng social support, emotional support from people, na pwede nilang masharean ng mga saloobin nilang malungkot. Lagi kami nagtutulungan, lagi kami nagkukumustahan, pumupunta siya lagi dito. Parang pinapagtibay namin yung dalawa, kaming dalawa, para maging strong lang kaming dalawa. Sa kabila ng pamamaalam ni DJ kay Maylin, nananatiling buhay naman ang alaala nito sa puso niya. Lagi po ako nagda-doubt sa sarili ko na, ay, hindi ko to kaya tong bagay na to. Pero siya po yung tao na laging nagpo-push sa akin na, hindi be, kaya mo yan, gawin mo yan ang sarili mo. Kasi alam ko, naniniwala ako sa'yo na kaya mong gawin yung bagay na yan. Ayon nga sa isang kanta, may mga taong pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Sila yung mga taong dumaan sa ating buhay, hindi para ating makasama, pero para magsilbing aral at magbigay ng kananasang kailanman ay hindi natin malilimutan. I am JM Encinas. I stand for truth. Buryong na ba kayo sa loob ng inyong mga bahay? Kaya para sa inyo dyan, YouTube and Netflix is live. Pero ngayong paparating na ang bakuna, for the record mga ka-SFT, makakalabas na ba tayo at makakapanood na ulit tayo ng sine at makakapag-enjoy sa mga parks? Narito ang sagot ng palasyo dyan. Inaproban din po ng inyong IATF sa kanilang huling pagpupulong ang muling pagbubukas o pagpapalawak ng mga sumusunod na negosyo o industriya. Unang-una, driving schools. Mga sinihan or traditional cinemas, video and interactive game arcades, libraries, archives, museums at cultural centers, meetings, incentives, conferences and exhibitions,
at limitadong social events at accredited establishments ng Department of Tourism. Na-aprubahan naman po yan, pero it will be subject to guidelines to be issued not only by the Department of Health but also by the local government unit. Sigurado po yan, nandyan yung social distancing, nandyan po ano yung isusuot habang nanonood ng sine. No? So, antayin na lang po natin yung mga detaling ito na i-issue ng Department of Health at ng mga lokal na mga pamahalaan. Para kang nagde-date din sa restaurant. Hindi naman face-to-face ang kainan sa restaurant, di ba? Every other seat yan. So, bagamat kayo ay nagsusweet nothing at nagbubulahan, hindi kayo face-to-face. So, ganun din sa sinihan. Nanonood kayo ng sine, pero hindi ko pwede magkatabi. Wala siguro dati ng mga kabataan na naglalakutsingan. Baka hindi na po pwedeng gawin yun. Naka-face mask, face shield? Abay, syempre, hindi po pwedeng tanggalin ang face mask kahit anong mangyari, no? Hindi ako sigurado sa face shield, pero kung ang definition naman ay sa labas ng bahay mo yan, baka kinakailangan, naka-face shield din. Alinsunod ito sa katotohanan na kinakailangan natin magbukas pa ng ekonomiya dahil kinakailangan magkaroon ng karagdagang hanap buhay ang ating mga kababayan. Yung mga nabuksan po nating industriya, marami pong mga nagtatrabaho dyan na matagal nang walang hanap buhay, ngayon po makakapaghanap buhay na sila. O yan mga KSFT, pwede na raw magsine pero hinay-hinay lang and follow yun pa rin yung mga minimum health protocols. Kung kayo ang tatanungin mga KSFT, excited na ba kayo na manood ng sine o kaya naman gumala sa mga parks? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth. That's all for today mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.